Nagbabala ang Meralco na dapat paghandaan ng publiko ang buwan ng Mayo. Yan daw ang panahon kung kailan nararanasan ang pinakamataas sa pangangailangan o demand sa kuryente dahil sa tumitinding init. At ngayong huling araw ng Abril, muling iniligay sa yellow alert ang Luzon Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Tinutukan niya ni Bernadette Reyes. Mahigit 900 megawatts lang ang reserbang kuryente sa Luzon Grid ngayong araw. 11,405 megawatts lang kasi ang supply, pero pumalo sa 10,482 megawatts ang pinakamataas na demand. Kaya muling tinaas ang yellow alert status sa Luzon Grid ngayong araw. Sabi ng Meralco, mas mabuti na raw ang sitwasyon ngayong araw kumpara kahapon kung kailan nagpatupad ang rotating power interruption o brownout sa ilang lugar matapos itaas sa red alert status ang Luzon Grid. 8 beses nang itinaas ang red alert status ngayong buwan. At babala ng Meralco, dapat paghandaan ang buwan ng Mayo kung kailan nararanasan ang pinakamataas na demand dahil sa tumitinding init. Magkakaroon biglaan na naman ng mga unplanned outages o magkakaroon ng problema yung mga planta, lalo na sa second week ng May kung saan ina-expect natin talagang sisirit at tataas ang demand. No? Yan ang kailangan natin tingnan mabuti. Sabi ng Meralco, mahalagang magkaroon ng karagdagang supply sa hinaharap, lalo't patuloy ang pagtaas ng demand sa kuryente dahil sa lumalaking populasyon at lumalagong ekonomiya. Sa ngayon, may 7 power supply agreement o PSA ang Meralco na nakabinbin sa Energy Regulatory Commission o ERC. Ang PSA ay mga kontrata sa pagitan ng mga distribution utility tulad ng Meralco at mga generation company para mag-supply ng kuryente sa merkado. Kung hindi ito maaaprubahan, hindi maitatayo ang 7 planta ang kaya sanang magbigay ng nasa 3,500 megawatts na dagdag na supply ng kuryente sa Luzon. Ayon sa ERC, hindi pa nila ito maresolba. May nakabinbin kasing petisyon kontra rito sa Korte Suprema, ang grupong Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sabi ng grupo, midnight deals daw ang mga ito dahil hindi raw dumaan sa competitive bidding process. Kung ano man ang mangyayari doon, magkakaroon yun ng epekto, may impact yun doon sa magiging kontrata at saka sa kung ano ang maaaring gawin at hindi gawin din ng ERC. We will leave that up to the wisdom of the regulator. Sa ngayon, ang magagawa lang daw ng ERC, tingnan ang iba pang PSA na maaari makapagbigay ng karagdagang supply ng kuryente. Titignan namin kung alin sa aming mga inventaryo ang maaaring makatulong para hindi magdire-diretso yung mga ganitong sitwasyon na tayo ay nagkukulang. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.